Hindi pa rin po ako makapaniwala na grabe, parang ang bilis ng panahon simula nung natapos yung season namin ng The Clash. Tapos bigla kong I was blessed enough na mapasama sa All Out Sundays, lalo na sa segment namin ng Queendom. Good afternoon. Good afternoon po. So, kumusta naman ang buhay ngayon? Good. Okay naman po. Very masaya naman po. Blessed. So, ilang years ka na so far since naging part ka ng The Clash, being a Kapuso? It's been, I believe, mag-3 years na po yata, or mga 2.5. Tapos pandemic kayo naging Kapuso. Opo, nung nag-contract signing po ako nung 2020, parang 1 week after nag-lockdown. And so far, how's the feeling na naka-3 years ka na, no? Tama? Opo. So, kumusta naman yung journey mo being Kapuso for 3 years? It's just, hindi pa rin po ako makapaniwala na grabe, parang ang bilis ng panahon simula nung natapos yung season namin ng The Clash. Tapos bigla kong I was blessed enough na mapasama sa All Out Sundays, lalo na sa segment namin ng Queendom. And ayun, I'm just thankful din sa trust na binigay ng network at ng Sparkle sa akin para i-renew pa ako ulit at bigyan pa ako ng more chances, more opportunities to grow. Kaya sobrang thankful. Being part of Sparkle, ano so far yung pwede mo ma-share sa amin dito sa inyong contract with Jen? Pwedeng ma-share? Ako, siguro sa following year, ang hopefully na magawa ko is to release my own music, kasi so far nakabangko pa siya lahat. So pag-pray natin na sana next year mangyari na yon. And also another podcast aside from Behind the Song, I wanna produce another podcast na iba rin naman yung topic. Ongoing pa yung podcast mo, yung Behind the Song? Right now, nag-pause muna kami. Season break. But hopefully we come back. Dahil maganda rin naman talaga yung objective ng show, which is to promote OPM, diba? And also a few international artists. And to have them, kasi iba naman yung papakinggan mo lang yung song eh. Iba rin yung depth, iba rin yung experience kapag narinig mo kung ano talaga yung inspiration behind that, kung ano yung effort na in-exert para mabuo yung kanta na yun or yung album na yun. And hindi ka lang kasi host ng Behind the Song, you're an artist, you're a singer, pero ano so far yung pinaka hindi mo makalimutang natutunan mo from your guests? And from sino yung pinaka guests, pinaka most memorable? Ay, Sigera. Yeah. May, nakalimutan ko yung title ng song, pero yung song niya was about, parang from the perspective of someone who's having mental health issues, parang kung ano yung gusto niyang sabihin dun sa loved ones niya, na parang, dito ka lang muna, hindi mo kailangan magsalita, ang kailangan ko lang is katabi, kailangan ko lang ng makikinig, hindi mo kailangan magbigay ng solusyon sa problema ko. And if you listen to that episode, sobrang ganda lang talaga ng conversation dahil sobrang honest ng songwriting po ni Ice, at sobrang makabuluhan talaga yung nangyari dun sa episode na yun. So hopefully you guys can listen to the song and also listen to the episode. Yung talagang pinaka memorable. Isa sa mga fear ng mga artist na galing sa parang mga reality show, yung parang every time na nagkakaroon ng parang new season. Yung show, parang kakailangan ba ako for the night? Pero ikaw kasi, tuloy-tuloy ka pa bilang isang Kapuso. Ano sa paligid mo yung parang pinaka meron ka para magtuloy-tuloy ka bilang isang Kapuso? Ano ba? Tiwala sa Diyos. Ano bang? Siguro kasi
ano ako eh, parang nag-a-adapt kung saan ako ilagay, kung anong ipagawa sa akin. Tinatry ko yung best ko na mag-train, na i-hone yung skills ko, i-hone yung craft ko para ma-make sure ko na magagawa ko yung best ko dun sa kung ano man yung gustong ipagawa sa akin. Like sa All Out Sundays, nag-start na kumakanta lang, tapos ngayon meron na akong mga song and dance, may mga dance prod. So nag-grow talaga. Kaya siguro yun yung masabi ko na meron ako. And I think naman lahat naman ng artist yun naman talaga yung kailangan, is hindi naman pwedeng stagnant lang tayo, 'di ba? Kailangan natin mag-expand, at we have to step outside of the box, at kahit minsan uncomfortable, but we have to learn to grow. And syempre, every year may para tayong siniset na parang chine-challenge natin yung sarili mo. Ano sa palagay mo yung pinakamalaking challenge mo? Pinakamalaking challenge ko siguro being more active on social media. Kasi ano talaga ako, medyo private person. Introvert din kasi ako. Hindi lang obvious pag nagpa-perform on stage, pero mahihain talaga ako in real life. Kaya hindi ako masyadong ma-post on social media. Pero ngayon kasi sobrang kailangan siya as an artist. So siguro yun yung pinaka-challenge for me this coming year, na kailangan kong maging mas open, mas I have to let people in sa life ko, sa kung ano nangyayari sa akin by posting more. And ayun, so hopefully, pag-pray nyo po na na ma-achieve ko yung, na malampasan ko yung challenge na yun. And may mga workshop naman kayo, di ba? Opo, meron naman po. So thankful naman po sa Sparkle, sa GMA for helping us improve. Ayun. So Thea, ano na lang yung ipopromote mo? May kasama ka sa All Out Sundays. Mm-hmm. And may bucket list ka ba? Bucket list of things I want to do? Here in GMA. Here in GMA, ayun, release another podcast, release my original music, and siguro get back into theater. Wow. Yan. Yan po. Hopefully, ma-check natin yan off the bucket list. Kayan. Hi, I'm Thea Astley, and you're watching Lionheart TV.